Samantala, makakasama natin si Dr. Joy Lagayan ng Bureau of Animal Industry at focal person dito po sa kampanya laban sa African Swine Fever. Dr. Joy, magandang tanghali po sa inyo. Marami ho ang gustong maintindihan. Ano daw ba ang mga sintomas na meron pong African Swine Fever sa isang pigri o isang babuyan? Good afternoon din po. So, yung pong pagdating sa African Swine Fever, wait lang po ha. Ang African Swine Fever po ay nakaka-apekto lamang sa baboy. Hindi po, ililinawin lang po natin, hindi po ito nakaka-apekto sa tao. Apa. So, ang isang baboy na may African Swine Fever, initially, kamukha po ang clinical signs niyan sa classical swine fever, yung pong tinatawag na hog cholera. Siya po ay hemorrhagic fever. So, mm-hmm. pagka po binuksan niyo yung baboy na may sakit, as in, duguan po yung lamang loob po niya, pwede din po na lumalabas yung dugo sa ilong o sa bibig. Tapos, ang classical na sign po niya ay malaki po yung lapay, yung mm-hmm. pong spleen. And then, yung pong sa labas po, pag tinignan po yung baboy, may mga petechial hemorrhages o para pong nagpapasa yung mga extremities like yung tenga, buntot, yung pong legs. So, medyo parang may mga mamula-mulang pasapo sa labas ng katawan. Pero more on sa mga sa may legs, sa may buntot, tsaka sa may tinga. Teka muna, Dok, kasi normal lang sa baboy na nagkakaroon ng mga, ano, di ba, ng mga parang pasa. Kasi naglalaro sila kuminsan o kaya medyo malikot doon sa loob ng kulungan. Opo. Yung pong pasa na sinasabi ko, parang po yung binugbog. So, parang pagka hinatawan niyo po siya, tapos yung parang namuo yung dugo, ganun po ang itsura. So po talagang, itsura parang namumuo. Parang nangingitim o nagiging kulay blue? Opo, sa una po, parang reddish po siya, and then pag tumatagal, posibleng mag-bluish na siya. Opo. So, para sa ating monitoring, wala pa naman hong insidente sa anumang babuyan sa Pilipinas na meron pong ganitong sakit? Opo, tama po yan. Uh-huh. Actually po, kahit po chismis na baka merong nagkamatay mga baboy, meron po kaming ganyan na sa norte daw po, meron daw ganon. So, ini-investigate po agad ang kinukuhanan ng sample. So, as of the moment, we can definitely say na wala pa po tayong African Swine Fever and we want to keep it that way. Opo. Yung dito sa Negros, marami daw parang nilalagnat. I-investigate po natin. Kapag po sabi ko, lahat po yan kailangan i-verify kasi magkaparehas na pagkaparehas po ang sign ng African Swine Fever sa classical swine fever, yung pong hog cholera. So baka mm-mm. po posibleng hog cholera. Ang pinagkaiba po nilang dalawa, yung po kasing ASF, walang bakuna. Ang CSF po kasi ay pong... Aha. Dok, alimbawa, meron na nga pong nakikita silang sintomas na parang nilalagnat yung kanilang maalaga. Ano pong unang gagawin? Kung nilalagnat, actually po, mas preferred po sana natin kung meron silang veterinaryo na makukonsulta para po maobserbahan yung baboy at para ma-check na rin po. Kung wala po silang veterinaryo, pwede din pong magpatulong sila sa pinakamalapit nilang agriculture or veterinary office o yung municipal agriculturist or veterinarian para matulungan sila. Aha. Usually naman po itong mga nag-aalaga ng baboy, kasama na po yung mga backyard farmers. Yung mga lagnat lang, alam na nila kung paano minamanage yung baboy. Pero better po sana kung may guidance sila coming from professional po sana. Aha. Pero pinakamainam pa rin, sanitation, ano? Basta't malinis ang pigiri, wala namang problema. Ang ano po natin... sinasuggest ay sana po is biosecurity measures. Yung tipong huwag po sila magpapapasok na kahit sino sa farm. Much better na either yung may-ari lang ang nakakapasok, tapos every time papasok po sana ay meron silang sarili nilang damit or boots pagpasok doon sa farm. Kasi po may possibility na baka mamaya nagpapasok sila ng kusino, baka yun ay may dala na viral particles coming from some other farm. Apo. So yan po kasi usually ang start ng infection eh, coming from other farms, papunta doon sa farm na target. Okay. So ganun po. Dok Joy, saan sa mga lugar nga po ang meron tayong ban sa pagpaparating ng mga karneng mga pork product na ipinapasok ko sa Pilipinas? Meron na po tayong 18 na countries na binan. So medyo marami po yan. Pero ang importante po siguro countries is malapit sa atin. Katulad po ng Mongolia, China, Vietnam, Cambodia.
Hong Kong. So those are the countries po na pinakamalapit sa atin na banned from entering import and port products nila. Okay, so again, yung mananggaling ng Hong Kong, Macau ha, part na pa rin yan ng China, meron kasing mga meat products pa rin doon, di ba? Na binibenta. Opo, pork products po. Sana po wag na po sila mag-uwi dito ng pork or pork products. Maliban sa sila ay maaabala po sa airport, ay makakatulong na rin po sila sa sa ating mga kababayan na nag-aalaga ng mga baboy. Opo. What about yung mga produktong nasa mga shelves na ng mga supermarket? Na-recall na rin ho lahat, Doc Joy? Katulong po natin ng FDA sa effort na yan. Yung po, dalawa po ang titingnan ng mga mamimili every time po titingin sila ng pork and pork products. Mm-hmm. Una-una po, saan po gawa yung karne o kaya yung pong canned goods, saan ba siya gawa? Kung yan ay galing sa China, Vietnam, Cambodia, dun sa mga nabanggit kong lugar, pangalawa na check nila ay kailan ang production date. Kung yan po ay na-produced after September 2018, then isa po yan sa mga produkto na dapat na kinukumpiska. Okay. Well said. Maraming salamat po, Doc Joy. At magandang tanghali. Tulong ho kami dito sa airport na ito na mapigilan ho ang pagpasok ng African swine fever sa bansa. Maraming